Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Nalutigit ang mga kababayan natin sa iba't ibang bansa. Natatanging panalangin sa mga lagi nating kasama tuwing misa ng alas 7 ang mga nakikiisa sa pamamagitan ng Radyo Totoo dito sa Batangas at mga Karatig Lalawigan. Mga minamahal, ngayon po ay ipinagdiriwang ang Corpus Christi. Corpus, ibig sabihin katawan. Christi, ni Kristo. Ito po ang araw na itinalaga ng simbahan para parangalan natin at bigyang pahalaga at tanungin ang ating sarili kung paano natin pinahahalagahan ang banal na misa. Ang banal na misa po ay tinatawag ding Eucharistia. Ang ibig sabihin ng Eucharistia, at least maunawaan ninyo para bago kayo makatulog ay meron na kayong nakuha. Eucharistia. Nakatungo na ang iba sa inyo eh, nagsisimula pala ang tayo. Eucharistia, ibig sabihin, pagpapasalamat. Hindi ko alam kung ayaw niyo akong makita o... Kung ayaw niyo akong makita, pumikit na lang kayo. Huwag lang kayong matutulog. At baka kayo mabaligtad dyan sa upuan. Walang sandalan yan. Pagpapasalamat. Kaya tayo nagtitipon kapag Linggo o yung mga sumisimba araw-araw dahil sa pagpapasalamat. Yun po ang ibig sabihin ng Eucharistia. Yun ang ibig sabihin ng banal na misa. Pagpapasalamat. Pagpapasalamat nino? Ni Kristo sa Ama. Ang ating sinasariwa tuwing tayo ay dumadalo sa banal na misa, ay sinasabuhay natin ang pag-aalay ni Kristo ng kanyang sarili sa Diyos para tayo ay maligtas. Kaya tayo nagpapasalamat. Dahil sa banal na misa, naligtas tayong lahat kay Kristo. Ang tanong, paano natin pinahahalagahan ang banal na misa? Bago, habang, at pagkatapos nito. Itong tatlong yugtong ito ang mahalaga sapagkat ang banal na misa ang pinakatampok ng ating pananampalataya. Ang banal na misa ang pinakamahalagang sakramento. Ito ang gitna at ito ang puso ng mga sakramento. Kaya nga ang tanong, paano mo pinapahalagahan ang banal na misa? Bago, habang, at pagkatapos. Bago. Paano po kayo naghahanda sa misa? Paalaala sa atin ang katisismo, kapag ka ikaw ay may mabigat at mortal na kasalanan, isang paghahanda, mangumpisal bago sumimba. Kaya nga sa umpisa ng misa, naroroon na yung bahagi ng Kyrie, yung paghingi ng tawad. Inihahanda natin ang sarili. Yun ay panloob. Pero ang panlabas, kasama din. Anong isinusuot mo habang ikaw, kapag ikay sisimba? Tanda ko po nung kami ay bata, hindi ko alam kung ito'y karanasan din ninyo, pag malapit na ang Pasko, may bagong damit. Pero hindi mo pwedeng gamitin ang bagong damit hanggang hindi mo na isisimba sa Pasko. Kaya gusto ko lagi doon na pumasko dahil may bagong damit. At ang damit na isinusuot natin ay bahagi ng ating pagpapahalaga. Ano bang suot mo kapag ikaw ay sisimba? Pasintabi po sa mga halos wala nang suot. Hindi ko naman kayo palalabasin dito. At hindi naman kayo pauuwiin ng Panginoon. Pero nararapat lamang dahil ito ang pinakamahalaga, habay dapat yung magandang damit. Magsusuot ka ng iksing-iksi, hila mo namang kihila pababa, ibig yun ang isinuot mo. Diga? Kaya ginakita na ng gayon, sumimba, maiksi ang damit. Eh, kislot kikislot, hinihila, ay hindi ka nagsuot ng mahaba-haba. Ang damit na suot natin ay pagpapakita kung sino
ang pinahahalagahan natin. Bakit? Tingnan ninyo. Kapag ka kayo ay pupunta sa isang handaan, kayo basta magsushort, di kayo nakakahiya. May nakakahiya sa may birthday, atin kayo ng dibo. O kayo basta pupunta na kung anong suot, hindi. Bakit? Nakakahiya eh. Eh kung tayo'y nahihiya sa mga taong katulad natin, nahihiya ka ba sa Diyos na tatanggapin mo sa banal na misa? Kaya nga ang damit na suot natin, kaalinsabay ng ating kalooban, dapat maganda. Dige, kaya nga may sinasabing Sunday dress. At ang mga yung short na halos wala ng short, ay hindi Sunday dress. Yan ay pang beach. Kaya nga sa marami pang pagkakataon na susunod, tingnan natin, sapagkat ang suot mo ay pagpapakita kung gaano mo pinapahalagahan ang iyong binibisita. Yun lamang ang ilan sa mga paghahanda bago ang misa. Ikalawa, paano mo naman pinapahalagahan ang misa habang ipinagdiriwang ito? Habang naririto tayo, paano natin ipapakita ang pagpapahalaga? Sa palagay ninyo, ang pagtulog ay pagpapahalaga sa misa? Eh, Father, nakakaantok ho kayo eh. Abay, pagtiisan ninyo. Father, mainit ho eh, nakakaantok. Pero pagtiisan mo sapagkat ang Diyos na tatanggapin mo ay pinakamahalaga sa lahat. Kaya nga habang nasa misa, paano mo pinapahalagahan si Kristong iyong tatanggapin? Ito'y lagi kong paalaala sa inyo at lagi ninyong naririnig dito, lalo dito sa pambansang Dambana. Kapag mangungumunyon kayo, isa naman ang sagot. Pag sinabi ng pari o ng lay minister, katawan ni Kristo, ang sagot, sagot ko kayo, Amen! Wala nang iba. Ang ginagawa ng iba sa inyo, katawan ni Kristo, Hello po, Father, narito po kami. Katawan ni Kristo, Thank you po, Father. May paghawak pa kayo sa bisig ng pari. May nagme-message sa akin, Father, parang kayo'y napakasuplado kapag kayo'y nagpapakomunyon. Ako'y tawang-tawa sa inyo, hindi malaki na ngiti sa akin eh. Abay, dapat. Sapagkat sa banal na misang ito, walang pinakamahalaga kundi si Kristo. Kung gusto ninyong bumati sa pari, gawin ninyo pagkatapos. Hindi yung habang nangungumunyon, Hello po, Father, narito po kami. Habang ang Panginoon ay tinatanggap natin. Sapagkat ang mga gawaing iyon ay paglapastangan sa banal na Eukaristiya. Siya lamang ang pinakamahalaga sa misang ito. Kaya nga paalaala rin sa atin ni ng ating arsobispo, pagkatanggap natin ng komunyon, hindi na natin kailangang magbaw. Hindi na natin kailangang lumuhod sa harap. Sapagkat si Kristong nasa tabernakulo ay tinanggap na natin sa komunyon. Kaya marapat lamang pagkatanggap natin, babalik sa upuan at mananalangin. Hindi na natin kailangang magbaw pa o lumuhod sa harap sapagkat nasa atin na ang ating iginagalang dito sa harap. Alam niyo ang isa pang sakit ninyo, lalo kayong mga nanay, yung habang nagmimisa ay nag-iisip kung anong pamimilhin mamaya, ay nakakaano eh. Nakakaawa ang Panginoon, pagtanggap katawan ni Kristo, ay amin nga ang sagot. Ang nakasulat naman sa palad ay 2 toyo, 5 suka, 1 kilong sibuyas. Ay di marumi ang ating kamay, tatanggapin mo ang Diyos. Kaya nga habang nasa loob ng banal na misa, ang ating pagpapahalaga ay tanging kay Kristo. Wala sa sino man. Kaya nga pinapaalalahanan din namin kayo, may mga asher tayo pagkatanggap ng komunyon. Huwag kayong lalapit kay Padre Pio. Hindi iyon ang pagkakataon para lumapit sa Kanya. Sapagkat katatanggap mo lamang ng mismong sinamba ni Padre Pio. Ganun ang pagpapahalaga habang nasa loob ng banal na misa. Bago, habang.
Pero itong dalawang ito'y kalimutan na ninyo, ang tandaan ninyo'y ano ang gagawin mo pagkatapos ng misa. Sapagkat pwedeng maganda ang bago at habang, pero pagkatapos ng misang ito, paano ninyo ibinabahagi si Kristo sa inyo? Si Kristo ba'y nagpabait sa inyo? Lagi kong sabi sa inyo, yung nararanasan nyo gayon, lalo kayong mga barkadahan pagpupunta dito, yung isang van, dalawang van, isang bus, tapos pagkatapos ng misa, sasakay na kayo sa bus, may dalawang wala, matagal, namimili pa. O, di kipagbalik sa bus ay mamumura ninyo, sinabi na ikaw sa iwag ka nang bumili, diyan ka pa umihi, tayo ay late na, tayo papunta pa ng SM, pero galing kang simbahan. Ang mahalaga sa pagpapahalaga sa misa ay kung paano mo ibabahagi si Kristong tinanggap mo sa iyong kapwa. Oo nga't nagdasal ka dito, tinanggap mo si Kristo, tapos galit ka naman sa iyong kapitbahay. Hindi mo naman iniimi ka ng iyong anak. Lagi kang nasa chismisan, napakadamot mo, taray na taray mo. Ay anong ginawa sa iyo ng misa? Kaya nga aring mga are, yan. Yung mga nakaputing yan, oh. Natuto na ang mga yan. Bihira na silang magchismisan. Kailan okay pumasok sa likod, nariyan yung grupong yan, ko. Ay biglang tahimik, eh. Natututo na sila, bakit? Sapagkat alam nila ang pinapahalagahan. Kaya nga dati-dati, araw-araw nagchichismisan ang mga yan, ngayon tuwing Lunes na lang. Oh. Sa isang taon, baka mauubos na. Mas mabigat ang responsibilidad natin. Tayong mga naririto sa unahang naglilingkod. Nasa simbahan ka pa naman, nangungulikta ka, nabasa ka, nagpapakomunyong ka, tas gaya ng ugali mo. Anong ginawa ni Kristo sa iyo? At ito'y hamon din sa ating lahat. Ang bago at habang ay mawawala ng saysay kung pagkatapos ng misang ito, hindi ka babait ng kaunti. Hindi ka magiging mabuting tao. Sapagkat ang bunga ng pagpapahalaga sa banal na Eukaristiya, yung unti-unti tayong nagiging katulad ni Kristo. Ay ano ba si Kristo? Si Kristo'y maawain. Si Kristo'y mapagpatawad. Si Kristo'y mapagmahal. Si Kristo'y mapagbigay. Kaya nga, kung hanggang ngayon, ikaw ay medyo madamot pa, mabilis kang magalit, ikaw ay mataray pa, kaya nga ako'y nagtatanong sa aking sarili eh, bakit di ako'y lagi nang magagalit eh, hindi ka? Oh, tanyo sa mga are. Oh, ano kang ginawa na sa akin ni Kristo? Pare pa naman ako? Anong ginawa sa akin ng araw-araw na pagsisimba? Hamon sa ating lahat, mga minamahal. Habang pinapahalagahan natin si Kristong ating tinatanggap sa banal na misa, hamon sa ating lahat, paano mo siya ibabahagi sa iyong kapwa? Sa misang ito at sa marami pang banal na misang ating dadaluhan, hilingin po lagi natin kay Kristo na tatanggapin sa banal na komunyon sa anyo ng tinapay at alak. Sabihin ninyo, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang pusong kumikilala at nagsasabuhay ng iyong buhay. Yung laging mapagmahal, laging mapagpatawad, laging maawain sa aking kapwa. Ang lahat po ay magtayo.